Good morning, everyone. Kumusta na kayo? Pasensya na po kayo. Inuubo po ako. Kaya, nawawala po yung boses ko. Bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa maraming blessings, Lord, na patuloy na binibigay niyo sa amin. Maraming maraming salamat, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, pagkukulang sa inyo. Ganon din po sa aming mga kapwa. And dalangin ko, Lord, na kayo po ang manguna sa amin sa umagang to. Samahan niyo po kami, Lord. Turuan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord. And dalangin ko, Lord, na marami po kaming matutunan sa umagang to. Bless niyo po kami, Lord. Ganon din po yung mga kasama namin na gising na sa umagang to para makinig at manood po ng ating 6 o'clock habit, Lord. Kayo pong mag-bless sa kanila and kayo rin po patuloy na mag-guide sa kanila. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta na po kayo? Friday na po ulit. Medyo inuubo po ako. Pasensya na po. So, ang topic po natin for today is, Does the Lord Know Me? Sinulat ni Daniel Cones. Ito po ay sa Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So sa Tagalog po, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Do I know President Clinton? Sabi ni Daniel Cones. Why sure, I say. I have seen his picture many times. I would recognize him the minute I saw him. Does President Clinton know me? Well, he probably will never know that I exist. Sabi ni Daniel Cones na, kilala ko ba si President Clinton? Siyempre naman, kilala ko siya. Lagi ko nakikita yung kanyang picture. Kahit saan ako magpunta, nakikita ko yung picture niya. Kung sakali mang makita ko siya, makikilala ko agad, na siya na yun. Dahil sa palagi ko nakikita yung kanyang picture. Pero si President Clinton ba, kilala niya ba ako? Alam ba niyang nag-i-exist ako? Sabi pa niya dito, no? Do I know the Lord? Why sure, I say. I go to church every time there is a service. I give plenty in the offering. I go to jail services. I am doing many things for the Lord. Does the Lord know me? Well, I hope He does. Sabi niya. Sabi dito ni Daniel Cones, kilala ko ba ang Panginoon? Siyempre naman, kilala ko siya. Lagi akong nagpupunta ng church every Sunday. Nagbibigay ako ng maraming offering. Nagpupunta ako ng jail services din. At marami pa akong ginagawang mga bagay para sa Panginoon. Does the Lord know me? Sabi niya. Well, I hope He does. So, I am afraid there are people who will say, Lord, Lord, we were good Christians. And the Lord say, I never knew you. How do we know that the Lord knows us? We find the answer in the context of today's Bible reading. So, ang Bible reading po natin ay sa Matthew 7:15 to 20. Sa gawa, makikilala. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Mag-ingat ang totoong, ngunit ang totoong mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya sabi dito, no? Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Yung lumalapit sila sa atin na parang mga tupa, ngunit ang totoo. Para silang mababangis na asong gubat. Sabi dito, no? Lagi naman ako nagsisimba every Sunday. Nagbibigay ako ng offering. Nag-join ako ng mga devotion. Gumagawa ako ng mga maraming bagay para sa Panginoon. Pero bakit nasasabi ng Panginoon, I never knew you. So nakakatakot po, ano, di ba? Na ang ginagawa natin ay sasabihan pa tayo ng Panginoon na I never knew you. The quality of our fruit will prove
if we are on the straight and narrow way. Yung quality daw po, sabi dito na ang quality ng ating mga bunga. Ano po ba yung mga bunga? Yung mga bagay na ginagawa natin, mga bunga na lumalabas or ginagawa natin dahil sa naniniwala tayo na may Diyos, naniniwala tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. So, meron tayong mga bagay na ginagawa dahil nais nating mapurihan ang Panginoon, nais nating sambahin ang Panginoon, kaya tayo nagsisimba linggo-linggo. Hindi yung mga, kaya ako magsimba kasi nandoon yung crush ko, magsisimba ako kasi kailangan, kasi para lang masabi nila na nagsisimba ako. Tapos, magbibigay ako ng offering para makita nila na nagbibigay ako ng malaki. So, sabi dito, no? Kaya sabi ng Panginoon, I never knew you. So, makikita po natin ito sa Matthew 7:23 na sinabi ng Panginoon, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. So, mga paggawa natin na mag-ingat po tayo na sa paggawa natin ng mga bagay nito, hindi natin napupurihan ng Diyos. Na ang sarili ang nakikita na para sa atin, hindi ang Diyos. Kaya nakakatakot po na pag gumagawa tayo ng mga bagay, ginagawa natin yun para lang ma-prove na naglilingkod tayo sa Diyos, para lang makita na ginagawa natin to, na masabi nila na ito, gumagawa to para sa Panginoon. Pero ang hindi po nila alam na deep inside, kakainis naman na sisimba pa ako, ganun. Kakainis naman. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi bukas sa loob natin na ginagawa natin para lang masabi ng mga tao na, uy, ang bait-bait niya. Uy, buti pa siya, nasisimba linggo-linggo. Pero ang hindi nila alam, hindi pala nalulugod ang Panginoon sa ginagawa na ng mga taong yon or natin, kung ganoon yung ating mga reaction. Sabi dito, no, sa Ephesians or sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmalaki ang sinuman. So, hindi mo pwedeng sabihin, magsisimba ako linggo-linggo, kaya kilala ako ng Diyos. Nagbibigay ako ng malaking offering, kaya kilala ako ng Diyos. O sabi po ng ating Bible verse na, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, dahil hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanin ng tao, yun din ang kanyang aalingin. At meron din po tayo dito na sa parable of the wise man and the foolish man. Sa Matthew 7:24-27. Sabato o sa buhanginan. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulan na isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. For which one did the Lord know? So dito sa mga nagtayo ng bahay sa bato at buhanginan, sino dito ang kilala ng Panginoon? At bakit? So, syempre, sabihin natin, kilala ng Panginoon yung bahay na nagtayo sa bato. Dahil ito ay nagtayo ng sa matibay na pundasyon. Na kahit umulan, hindi ito madadala pag binayo ng hangin. Di kagaya ng bahay na nagtayo sa buhanginan na pag tumaas na yung tubig, pag dumating na yung malakas na hangin, ay ibabayo na po ito. So ito ay kinumpare po ito sa ating pananampalataya sa Panginoon. We must do the will of the Lord in all of our life. We must, sabi niya, we must do the will of the Lord in all of our life.
The one little corner that we preserve for ourselves will keep Him from knowing us. Yung paniniwala na meron tayo, yung mga good na ginagawa natin, na ang Panginoon ang nakakakita kung ano yung laman ng ating puso, ang Panginoon ang nakakakita, nakakakilala sa atin sa mga ginagawa natin. Kung ano yung mga paniniwalang meron tayo, lalo na yung pagkakilala natin sa Kanya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, kaya tayo nagsisimba linggo-linggo para patuloy natin siyang makikilala, para mag-worship tayo sabay-sabay kasama ang ating mga kapatiran. Hindi yung magsimba tayo linggo-linggo para makita yung maganda nating damit, na makita yung bago nating sapatos, at magbigay tayo ng offering para alam nila na nagbibigay tayo ng malaking offering. Hindi yun nakakalugod sa Panginoon. So, sabi dito na, "Does the Lord know me?" Yes, sure, sabi. Kilala tayo ng Panginoon. Dahil sa ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay. Sa Korinto, sa unang Korinto 8:3, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. So, alam ng Diyos na mahal natin siya, kaya niya tayo kilala. Siyempre, kung hindi natin mahal ang Diyos, makikilala ba niya tayo? Kilala tayo ng Panginoon, pero alam niya kung mahal natin siya or hindi. Alam niya kung ang paglilingkod natin sa Panginoon ay talagang ginagawa natin para mapurihan ang Panginoon. Alam niya na kung nagbibigay tayo ng offering para sa ikakapalaganap ng Kanyang kingdom, para lumago ang Kanyang kingdom dito sa lupa. So, sa puso natin, sa isip natin, nakikilala tayo ng Panginoon. Sa mga fruit, sa mga mabubuting gawa na ginagawa natin, nakikilala tayo ng Panginoon. Kung ang mga ginagawa natin ay para pumapurihan siya. Kaya nga sabi, di ba, huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang Kanyang aalihin. Ito ang ating Bible verse for today sa Galatians 6:7. So, dalangin ko po na marami po tayong natutunan sa umagang to. And dalangin ko na patuloy po nating maisapamuhay yung mga mabubuting gawa na natutunan natin habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. And dalangin ko na patuloy pa rin po tayong mag-search, mag-seek ng Word of God. And kilalanin natin mabuti ang Panginoon. At higit sa lahat, habang nakikilala natin ang Panginoon, ipamahagi din natin ang mabuting balita, magandang balita sa ating mga mahal sa buhay. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa umagang to. Maraming salamat, Lord, sa pagsama niyo sa amin sa umagang to. Dalangin ko, Lord, na meron po ulit kaming natutunan sa umagang to. Dalangin ko, Lord, na habang nabubuhay kami dito sa mundo ay habang kinikilala ka namin, ay makikilala niyo rin po kami, Lord. Lord, huwag niyo po nawang hayaang magaya kami sa mga huwad na propeta, at huwag niyo rin po nawang hayaan na magtayo kami ng bahay sa buhanginan. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo po kaming tulungan habang nag-aaral kami ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Lord, habang sinisik ka po namin, habang inahanap ka po namin, habang kinikilala ka namin, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na makilala ka namin mabuti, na hindi po kami malinlang ng mga kuwad na propeta, Lord. And yung aming pananampalataya, Lord, ay hindi magaya po ng bahay na nakatayo sa buhanginan, na kapag dumating man po ang bagyo or unos, ay madali po itong mailipad. Lord, maraming salamat po dahil may natutunan po kami sa umaga ito. Nalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming pagalingin sa aming mga karamdaman. Kung mayroon man po mga inuubo, mga nilalagnat, at mayroon man po may karamdaman sa umaga ito, Lord, pagalingin niyo po sa tanging pangalan ni Jesus. Ipuin niyo po sila, Panginoon. And nalangin ko, Lord, na kayong patuloy na mag-bless sa amin sa umaga ito, sa maghapong ito, Lord. Gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami sa aming mga gagawin, at bless niyo rin po kami, Panginoon. And dalangin po namin, Lord, na ang kalooban mo po ang
ang maganap po sa buhay namin. Ang dalangin namin, Lord, na sa lahat ng aming gagawin ay kayo po ang mapurihan. Maraming maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Lord. It's Friday. Have a nice day. God bless.